Yo, what's up guys? So pupunta tayo ng Honda para tingnan yung bagong Honda Accord. So tara, punta tayo ng Honda. Yeah! Let's do this! Hi, good afternoon! Arnold of Honda Cars Manila Bay. So ito ba yung Honda Accord? Yes sir, 2019 Accord 1.5 EL Turbo CVT natin. Yung may Honda Sensing na po. Oh, nice! Tara, tingnan natin. Tara, pasok tayo. So, ito yung dashboard ng Honda Accord. So, digital siya. Tama ba? Yes po, digital na po siya, sir. So, hindi siya naka-start ngayon. And ito yung manibela ng Honda Accord. Tsaka, telescopic na yun, sir. Pwede niyo pong i-adjust. Itong ano natin. Nandiyan po yung adjustment, sir. Ah, left side. Okay. Kung... pwede niyo pong... Pwede taas, pwede baba. Pwede. So, basically, ito ay connected dito sa... Yes, sir. Pwede ka na rin mag-hands-free. Hands-free? Paano ibig sabihin ng hands-free? Kumbaga, sir, i-connect mo na lang yung cellphone mo sa kotse. Tapos, pag may tumawag, sir, you can use this one po. Yung button dito, sir. Para... so, ano ba yung mga buttons dito? Ito yun, sir. Yung to accept call, reject. Ah, okay. Tapos, volume... and then paglipat ng channel, tapos home button para dito sa ating monitor. Okay. Ayun, sa right side naman sir, ito yung cruise control. Mhm. Yung cruise control is usually ginagamit siya sa highway. Okay. Ayun, pero alam ko minimum speed is dapat nasa 60. So ano ba yung cruise control? Cruise control sir, yun yung hindi mo na kailangan mag-gas. Ayun, kailangan mo i-set mo muna siya at a certain speed. Tapos pag naset mo na siya, yun, pwede ka na hindi mag-gas. Tapos nandito, may button dito na mag-add ka na ng speed. Mm-hmm. Ayan, tapos mag-ano ka, didecrease ka rin ng speed, meron din. Then pag nag-brake ka, automatic cancel siya. Okay. Ayun siya. Yun yung kagandahan ng ano, usually good siya for long drive. Long drive? Yes. So pag tuloy-tuloy, okay. Ah sir, regarding pala sa cruise control, adaptive. Cruise control pala ito. Ano ibig sabihin ng adaptive cruise control? Yung adaptive po, pag merong kotse sa harap nyo, kumbaga, gagayahin nyo yung speed para po hindi kayo mag-collide. Gagayahin nyo yung speed? Oo po. So, i-adapt niya? Kaya nga po, adaptive. Okay. So, ang ganda ng manibela niya. So, full control ka na dito sa touchscreen. So, ano bang klaseng touchscreen to? So, yung monitor ay parang tablet. So, mayroong phone, Navi, okay. FM, ayan, back. So, touchscreen siya. So, meron ding navigation. Ayun. Mute. Yan. Ito yung pa-mute. Okay. So, pwede connect yung smartphone, trip computer, USB. Pwede mag-connect ng USB. Touchscreen, ha? Tapos, AM clock. So, galing. Map. Ito, sir. 8-inch. 8-inch. Okay. So. Brightness yan, sir. Brightness. Okay. So, panalo. Touchscreen. Para siyang tablet. So, ito yung aircon. Bali, dual climate zone siya. Dual climate zone. Mm-hmm. Maybe sabihin ng dual climate pwedeng zone, pwedeng iba sir? Yung temperature dito. Sa left side, pwedeng iba yung temperature sa right side. Oh, mako-control. Galing ah. So, push start. So, karamihan naman ang sasakyan ay push start na. So, ito sir. Buksan natin. Ano ba nandito? Tingnan kaya natin. Tingnan natin. Yan, meron siyang USB port. Mm-hmm. Okay, tapos may power outlet tayo dito. Ayan. Ayun. Ito may space pa dito. Malalim pa ito. Pwede mo panlagay ng phone. Alright. Yan. Kung ano gusto mo ilagay. Okay. Panalo. Ito yung ano niya, shift stick niya. Okay. Park, reverse, neutral drive, and ito pwede ka mag-eco mode. Icon okay. Button. Ito yung icon button natin. Pag kinlik mo siya, may mag-a-appear dyan.
Yan, icon on. Symbol niya. Okay. Yan, yung icon button for fuel efficiency, less consumption of gas. Mm-hmm. Yun siya, good siya for traffic. Yan, sir. Pag nagtitipid ka ang gas, kailangan naka-on yan. Pwede naman. Okay. Tapos mayroon naman tayo sport mode. Kung gusto sport mong mode. Wal-wal mode. Okay. Kung gusto mong mas malakas yung hatak, mas aggressive yung engine niya. So, yan. So walang paddle shifter. Meron, nandito sir. Nasa likod. Ah, ito. So, sport mode lang yung ano, pipindutin din. Paddle shifter na. No sir, even pag naka-drive ka, pwede ka mag-paddle shifter. Ah, talaga? Pag yes, naka-drive? Sir. Yes, sir. Tapos, this one is the handbrake. Handbrake. So, dipindot na. Dipindot na siya. Brake hold. Brake hold. Familiar ka ba dyan, sir? Sa brake hold? Medyo. Pero sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung brake hold? Ayan, yung brake hold na invento ni Honda yan para sa mga automatic cars, hindi na tayo nag-neutral. Di ba pag traffic, mm-hmm. usually nag-neutral tayo, nag-shift tayo sa neutral from okay. drive. Ayan. Eto, si brake hold, to activate that, kailangan naka seatbelt. Okay. Okay. Tapos, one time lang yan na pipindutin mo siya. Tapos, pag pinindot mo, may lalabas dyan. Brake hold standby. Okay. So, brake hold mag-a-appear doon? Yes, sir. Kailan po naka-seatbelt kayo, ha? Okay. Pag brake hold po kayo, tapos press niyo po to. Okay. And then, maglalabas yan, brake hold standby. Okay. Okay. Tapos, pag under na kayo, chinip nyo sa drive, mm-hmm. eh, baka magtaka po kayo hindi umandar kasi naka-activate na yung brake hold. Mm. So, magagas na lang po kayo. Okay. Magagas. Pag umandar na po kayo, yun. Tapos, pag stop na po, titigil po kayo. Kailangan sir, hindi na po tumatakbo yung kotse. Tapos, may mag-activate yung dalawang green na mm-hmm. brake hold activated. Mm-hmm. Then, release the brake po. Mm-hmm. Yun. Kahit naka-drive kayo, pwede yun kasi naka-brake na naman siya. Tapos, okay. kung under po kayo, step on the gas na lang po. Yun, para tumakbo po kayo. Okay. Ayun, yun yung kagandahan ng brake hold. Na wala sa ibang kotse, ibang brand. Ayan. So, ito na to. Ito sir yung cup holder. Mga cup holder lang yan. Alam mo naman mga VIP, mahilig magkape yan. Ayan, tama. May cup holder tayo dito. Tapos meron din sa side. Meron din dyan. So meron din sa side. Meron din cup holder dito sa side. Ayan sir, yung parking sensor. Then VSA. So yung trip? Ayan sir, yung odo niya. Okay. Ayan. Yung trip. So ito yung brightness. So ito yung brightness. Brightness yung dashboard. Galing ha. Awesome. Ayos. Ito. Okay, check natin sir yung ano natin dito, compartment. Wow. Ayan. Laki. Ito, may lalagyan tayo dito. Kung may gusto kong ipatong, pwede naman movable. Mm-hmm. Tsaka removable, pwede rin. Yun. Yun. Tapos meron din tayong USB port dito. Alright, may USB. Ang dami USB. Oo. High-tech na tayo ngayon sir. Okay, bilhin na natin. Charge kahit saan. Tapos ito, yung compartment natin dito, sir, hindi siya yung biglang bumabagsak. Kung baga okay. may ano siya, may nagpumipigil pa. Tsaka may ilaw. May ilaw siya. Oh, may ilaw. So, karamihan kasi wala ilaw. So, mas maganda yan, visible. Pag nahuli ka, tapos nanapin mo yung ORCR mo, yan. Hindi mo makita. Yan. Itong Honda Accord, may ilaw. May ilaw siya. Ayos. Okay. And tapos we have 6 airbags. 6 airbags. So ito yung sa mid-driver side. Oh, valid. Tig-isa. Tapos, tig-isa rin yung airbag sa front. Yan. Tapos, sa likod. Meron din sa likod. Sa likod. Sige, mamaya, tingnan natin. Oo. Tapos, ito naman, sir. Mm-hmm. Pwede ka maglagay ng salamin mo dyan. Salamin, okay. Oo. Ayan. Ayos. Tapos, ilaw. Ilaw, okay. Tapos, ito, sir, yung rear view natin, auto-dimming na siya. Diba, minsan, kasi, pag nasa likod, nakasilaw yung ilaw ng iba. Yep. Kumbaga, automatic na siya mag-a-adjust para hindi ka masilaw. Oh, nice. Sa vanity mirror natin, meron na rin itong ilaw, sir. Ayan. Oh, nice. So, same din dito? Same din dyan. Ayos. Ano? Okay. So, ano itong parang black part dyan? Ayan kasi sir, meron na itong Honda Sensing. Honda Sensing. Mm-hmm. So, ito yung Honda Sensing. Okay. Yun ay sensor na, for example, may object dyan. Okay. Bigla siyang ano sir, hindi siya hihinto, babagal yung takbo mo. Kaya rin may kotse, okay. or may pader, or okay. whatsoever na nagbablock ng daanan niya, mm-hmm. yun, babagal yung takbo niya. So okay, sensor. Yeah. Tawag sa Honda ay Honda Sensing. Honda Sensing, yan. So ito yan. So dyan nakalagay. Dyan. Okay.
So yung seats niya is ano na siya, power seats, both power seats, passenger and driver. Pero yung driver eight way. Parang mo sinabing 8-way. Kung baga, ito kasi may button siya dito, sige, additional button, para na-adjust mo to. Ayan. Sige nga. Ayan o. Oh. Umuumbok siya. Umuumbok. Okay. Umuumbok yung gitna. Oo. Ayan. Okay. Ayan. Tapos ito naman, dito. Para dito siya. Ayan. High-tech, automatic. Tapos ayan, ito yung sa height. Height. Okay. Height adjustment. Ayan. Tapos, pag abante, abante, pag atras. Pwede. Ayan. High-tech. Sir, pasok naman tayo second row. Silipin mo naman kung ano yung dito. Ayan. Alright, second row. Wow, luwag. Check mo muna tong sunshade natin. Sunshade? Tapos may sunshade pala. Oo. Ha? May sunshade yung Honda Accord natin. Ayan. Galing, no? Pag siyempre, pag init. Usually, mga VIP katulad mo, sir, di ba? Ayan, para hindi ka talaga makita. Kumbaga Manila proof. Alright. Manila proof para yan. Sunshade, ha? Galing. So maluwag yung legroom. Panalo yung legroom. Sobrang luwag. So may ilaw pala dito. Ayan, meron tapos may ilaw dito, sir. Ayan, tapos meron alright din dito. Alright. So luwag. Ayan. Luwag yung legroom, oh. Maganda yung legroom niya, no, sir? Tapos dito, sir, may aircon tayo dito sa second row. Alright. Tapos may dalawa tayong USB port. Ayan. Pag siya mag-charge, no? Oo. Diyan na. Diyan na lahat. So, nalagyanan. May pocket din. Tapos may armrest pa tayo. Ayan. Tapos armrest. May, syempre may cup holder. Okay. Ayan. Oo. Ayan. Kakape. Oo. Tapos, ang kagandaan, yari, may cooler ka dyan sa likod. Pwede mo siyang buksan. Kumuha ka ng drinks, di ba? Or gamit, or damit. Kahit anong kailangan mo, di ba? Reachable siya. Unlike okay sa ibang kotse, kailangan pang lumabas. Huminto, tas lumabas para kukunin yung nasa trunk, di ba? Yun, malupit to. Yan, pwede mo na siyang makuha. Yan. Awesome. Okay. So, ito yung seats. Ganda ng pagkakagawa. Leather seats. So, labas tayo. Tingnan naman natin yung trunk. Panalo. Dito naman tayo sa trunk. Ayan, spacious siya. Kung makita mo. Alam mo, sir, kailan liters kasi dyan? 573 liters lang naman. 573, sir. Okay. Sobrang luwag. Ito. Nandito yung tools natin, sir. Tapos, spare tire. So, yun yung spare tire natin. Okay. Alright. Pwede ilagay. Tapos, ito rin, pwede mong matupi yung ano mo. Second row seat, so. Yun, oh. No? Yun, natutupi. Grabe. Ang luwag. So, kung may mahaba kayong ilalagay dyan, no? Oo. Kanyari, surfboard, pwede. Pwede rin, sir. Pwede, sir, di ba? Oo, pwede. Gusto mong humiga, pwede rin. Pwede rin, no? Kasya tao. Stick. So ito yung gulong niya, oh. Okay, 18 inches na yan, sir. 18 inches. Grabe. Ang gulong. Sharpie na antenna, sir. Kasama na yan. Kasama na. Euro 4. So sa side mirror, may mirror, camera siya sa right side. Camera. Yeah. So, yan. To eliminate the blind spot. Ito yung camera. Yan. Pag nag-turn right signalate ka, lalabas siya sa monitor. Doon, sa loob. Okay. So pag nag... Turn right signalate. Turn. Okay. Pag yeah, turn right signalate ka. So ito yung camera. The blind spot of the driver. Ayan, sir, yan po yung anti-collision sensor natin. Ito, anti-collision sensor. Nice. Okay. Buksan na natin yung hood. Hydraulic na siya, sir. Tapos ito, sir, yung makina ng Civic RS. Same sila. Ayan, with turbo to, sir. Turbo. Galing ni Honda, no? Earth rims, VTEC turbo. Ayan, turbo sensor. 1.5. Yes, 1.5 right, with turbo. So same makina ng Civic? Civic RS. RS, alright. Okay. Subahan natin. Yan, sir, LED headlights na siya.
LED headlights. Tapos may daytime running light tayo dito. Daytime running lights, alright. So sa ilalim. Yun, LED fog lights na rin siya. Fog lights. So ito naman yung ilaw sa likod. Ito yung brake light natin. LED brake na siya. Brake light, LED, yeah. Okay. Yan, tapos yung sensor natin. Sensor. Sir, these are the differences po ng lumang Accord tsaka sa bago, sir. Okay. Yan. 2016-2019. Yes. So, ito yung mga pinagbago. So, may, tatagalan ko na lang. May mga nadagdag na rin siya. Okay. So, tatagalan ko na rin yung pagkuha para makita nyo or pause the video. So, ayan siya. You can contact me or you can go here at Honda Cars Manila Bay and I'll give you an exclusive deal. Yung contact number ko po is nasa description naman po. Please visit Honda Cars Manila Bay and look for me po, Arnold po. Thank you, Arnold. Thank you, sir. Salamat. Peace. I'm out.